Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. San dako ka man ng Pilipinas, naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao. Halina't pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking proyekto ng ating administrasyon. Isa na nga po dito ang tinatawag na Project of the Century o di naman kaya Metro Manila Subway System. Ayan po, nandito po tayo sa kabaan ng Mindanao Avenue at sa kanto na rin ng Tandang Sora. Ayan po yung mga building at mga establishment na nakapaikot o nakapalibot dito sa pagtatayuan mismo ng station ng subway dito lamang po sa Tandang Sora. Na sa darating na araw ay ididemolish po ang mga building na yan. So ayan po mga kababayan, sana matuloy nga po yung proyektong ito. Pero sa tingin ko naman ay matutuloy nga ito dahil inuumpisahan na. Ayan po, kung pamilyar po kayo sa lugar na to, ito po yung dating St. Jim School. Dito lamang po yan sa kanto mismo ng Tandang Sora. Ayan po, nakikita po natin yung mga equipment na gagamitin nila para sa itinatayong ang station ng subway dito lamang sa Tandang Sora. Na inaasahan nga po na magkakaroon ito ng partial operation sa taong 2022 bago pa man bumaba ang ating Pangulong Duterte. Ayan po mga kababayan, mapapansin po natin na mayroon mangilang-ilang mga empleyado na nasa loob ng site ng station na pagtatayuan ng subway dito nga sa Tandang Sora. At itong area na to, medyo malawak po ito. Kung hindi tayo nagkakamali, halos abutin ito ng 2 hektarya. Ayan po mga kababayan, dati nung unang pinuntahan ko po ang area na to, pag tingin ko dyan sa loob, halos lahat mga lupa pa yan o di naman kaya mga rap road pa lang. Pero sa mga panahon na to, makikita po natin doon sa unahan na konkreto na at hindi na lupa. Dahil dyan sa likod ng bakod na yan, kung makikita niyo yung bakod na yan, dyan po mismo huhukayin o dyan po lalagyan ng butas na kung saan nga dyan po idadaan yung boring machine. Ayan po, hindi po natin inaasahan na magkakaroon ng Pilipinas ng ganitong napakalaking proyekto. Na sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang magkakaroon ng Pilipinas na ng subway. At ito nga po ay magmumula dito sa Tandang Sora at patungo ng NAIA International Airport. Ayan po, tuloy-tuloy lang po ang ating update dito sa ginagawang station o ginagawang subway dito sa Metro Manila. Ayan naman mga building na yan po, yung mga tiyak at siguradong mapapasama sa mga ididemolish nga po yan dito sa area na to. Ayan po, may kalawakan po yan pag hindi po nakasum yung camera.
At ito namang building na to, hindi lang natin alam kung mapapasama pa to sa mga maididimolis. Pero malalaman natin yan sa mga susunod na araw kung madidimolis nga yan. Ayan po yung dating McDonald's na sa panahon ngayon ay inuumpisa ng idimolis, pati yung mga malalaking building sa likod niyan at yung palengke ng Tandang Sora ay madidimolis rin. Ayan po yung dating palengke ng Tandang Sora. At ito naman yung karwas na dinimolis na nga. At sa unahan nito mayroong Palawan Express. Ito po yung bahaging na nasa harapan ng Mindanao Avenue. Ayan po, nakikita po natin na nag-iba na po yung mga building dito. Ayan po yung dating mga building dito. Yung iba po dito, dating mga restaurant po ito na sa ngayon nga ay nagsara na. Ayan mga kababayan, nandito na po tayo sa ibaba ng Mindanao Avenue, pero mapapasama pa rin po ito sa mga ididimolis. May kalayuan na po ito, halos kalahating kilometro na po ang layo nito mula po doon sa pagtatayuan mismo ng istasyon ng subway. Pero mapapasama pa rin sila sa madidimolis. Ganyan po kalaki yung area na to. Ayan po, dating mga restaurant po ang lugar na to. Ayan, hanggang dito na lang muna po ang ating Metro Manila Subway System Update. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Mabuhay ang Pilipinas.